si San Atanasio ay kinikilala ng simbahan sapagkat kaniyang ipinaglaban ang katuruan sa pananampalataya na si Jesus ay totoong Diyos laban sa Arianismo sa kanyang panahon. Magpasanggang ngayon, marami pa rin may kaisipang Arianismo. Naniniwalang si Jesus ay mabuting tao, napakabuting tao, pero hindi Diyos. Mabuting propeta, pero hindi Diyos. Yan ang pinaglabanan ni San Atanasio sa kanyang panahon. Kaya 5 beses na siya'y ipinatapon. At kahit tinanggal pa sa pagiging obispo, ngunit nagpakatatag siya sa pananampalatayang ito. Kung gayon, sa kwento ni San Atanasio, makapagninilay tayo ayon sa mga pagbasa natin sa araw na ito. Itong si Pedro, sa kwento ng kanilang paglalakbay, nais nilang patunayan ang katotohanan ni Jesus bilang Mesiyas. At kasama sa tanda ng kanilang salita, ang pagpapagaling sa may sakit at kahit pa ang patay binubuhay. Ito naman sa ebanghelyo natin sa araw na ito, maraming tao ang ayaw maniwala. Maraming taong nahihirapang maniwala. Sabi nila, mabigat na salita ito. Hindi yata madali ang sinasabi ni Jesus na ito. At dahil dito maraming mga taong tumalikod. Ngunit nang tinanong ni Jesus si Pedro, Pedro, ano, aalis din ba kayo? At sabi ni Pedro, Panginoon, kanino pa kung ipupunta? Ikaw ang salita ng buhay. Sa panahon sa ngayon, mahirap minsan maghanap ng taong may totoong paninindigan sa katotohanan. Mahirap maghanap ng taong may prinsipyo. Kung gayon, ito ang tawag sa atin na sana magkaroon tayo ng mga taong may totoong paninindigan sa katotohanan. Mga taong totoong may prinsipyo na handa itong ipaglaban sa mapayapang pamamaraan sa ngalan ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ito ang kailangan ng mundo sa ngayon upang sa gayon maghari ang nais ng Diyos. Hindi ang kaisipang pantao, hindi ang nais ng tao. Ito ang buhay ni San Atanasio. At dahil sa kwento ng buhay ni San Atanasio, nanindigan ito, tawag ito sa akin at